Nako. Good morning! Good morning, guys! Good morning! Andito po kami sa Gethsemane Church. Halika kayo, samahan nyo kami. I-tour ko kayo kung saan si Papa Jesus nagpahinga. Tapos dyan, sa loob ng simbahan na yan, dyan siya lumuhod at lumuha ng dugo. Mamaya ipakita ko sa inyo. Tapos ito yung pinaka-old... Uy, may ibon, no? Pinaka-old trees na pinagkanuno ni Judas dyan si Papa Jesus. At bago siya inaristo ng mga Judas, dyan siya pinagkanuno dahil ayan yung pinakaya, yan yung pinaka-old trees in the whole world, yung olive tree. Yan, olive tree. Hundred years ago. Okay. Ayan yung eto. Hindi, ayan. Dito yung, ito yung kung nababasa nyo sa Bible, yung Gethsemane Church. Yan yung kampana. Yan na yan. Siya sa pinagkano. Okay. Yan yung eto, dito siya ipinagkanuno ng mga Judas na kapwa niya. Okay guys, tara na. Tara na guys, pasok na tayo doon sa saan na-open ang loob ng church na to. Yan yung pinakang luma-lumang bato. Ito yun. Ayan si Papa Jesus. Ayan si Papa Jesus. Nandyan sa loob na yan. Ayan. Okay. Ayan. Ang kampana. Ayan, simbahan na yan. Okay. Pasok na tayo doon. Punta na tayo sa pintuan. Pinaka old tree in the whole world, ang olive tree ng Gethsemane Church. Ito yun. Ito yan. Yan yun. Pinaka old trees. Hanggang ngayon, buhay pa siya. 100 years, more than 100 years na raw yun. Trees na yan, yung puno na yan. Okay, basahin niyo kung ano yung mga nakalagay. Okay. At yan, yun yung gold na nakikita ninyo na yun. Gold of the temple gold. Yan, sa loob niyan ang wishing wall. Wishing wall sa loob na yan. Diyan, yung bakod na yan, ng pinakamataas. Diyan yung wishing wall. Yan. To the basilica. Yan, dito yung basilica. Papasok dito. Okay. Ay, salamat. Open siya. Thank you, Lord. Open siya. Explanation inside the church. Open siya. Ito yung Gethsemane Church. Napakataas. Napakataas na. Tapos yun doon. Yun. Yung sa loob niyan, Mission Wall. Nandiyan yung Mission Wall. Kung saan nag-vlog na rin ako dyan dati. Thank you, walang tao kasi ka-open pala ngayon. Katatapos lang kahapon ng lockdown. Palabas. Dito yun. Sa taas. Nakikita ba sa taas kapag dumidyo ko?
Yan ang harapan. Yan ang harapan ng Gethsemane Church. Maaraw lang, maanong araw, hindi ko masyado makita. Jesus, hindi ko mabasa. Bawal lang dito guys mag-ingay sa loob, kaya medyo tahimik lang kami kasi baka pagalitan kami ng nakaano dito. Dito na kami sa loob guys, hindi pwede mag-ingay. Gethsemane Church. Ilalapit ko kayo doon mamaya guys. Yan. Walang tao, buti na lang bukas. Okay. Amoy kandila, amoy langis. Ayan yung bato. Okay. Ay, thank you. Puti lang pa. Yan. Yan guys, yung bato na yan. Diyan siya nanalangin at lumuha ng dugo sa lugar na to. Kaya ito yung Gethsemane Church kung saan siya pinarusahan na sorry. Habang nakaluhod siya dyan, ay lumuluha ng dugo. Yan ang pinakataas niya. Ito yun. Okay. Diyan siya talaga. Tapos may dalawang ibon. Kaya yun. Andiyan siya naka. Diyan siya matagal na lumuhod, na lumuha ng dugo habang nakagapos, tapos may koronang tinik sa ulo. Ito yun. Ito yung Gethsemane Church. Kung nababasa natin sa Bible or sa mga Old Testament, ganyan. Ito yun. Yan yung altar. Ito kasama ko, walang katao-tao, salamat. Dito po, pag ordinary day at hindi lockdown, maraming tao dito. Hindi ka makakapasok dahil sarado. Pwede pumasok siguro. Pwede rin.